See, in the first place, kung mahal mo, di masamang magkamali. Pero ang masama, tumikim ka ng iba. Tumikim ka na naman. Tumikim ka ulit. Unlimited tikim, mga kaigal. Para ka na sa makinasan, no? Unli rice, mga kaigal. Sa'yo naman, unli cheeks. Diyos mayo, marimar na yan. Lolokohin ko si Marie Camille. Ay, wag na lang. Diyos mayo, bakit ko lolokohin? Kung mahal na mahal ko. Pag yung panahon na niloko mo ako, papanoorin ko yung vlog na. Sasampal mo sa akin yung ano, yung pinanood mo na YouTube, puta ka na mo. Pagka ako naman yung nagloko, ikaw naman yung manood ng vlog na to. Ako yung iiyak yun. Sabihin ko na, mahal na mahal ko si J-Sum. Oo, mahal na mahal ko si J-Sum. Yung panoorin mo to pag niloko mo. Oo, kasi, pero mga kaigan, hindi natin maiiwasan yung mga tukso nagdadatingan mga kaigan. Kasi, saan tama tukso ka? Hindi naman, i-explain ko sa kanila kung paano iiwas. So for today's video is hindi tayo gagawa ngayon ng travel vlogs and kung ano-ano pa. For today's video is ito yung kauna-unahang reaction video ko. So bakit ba ako magre-reaction video? Hindi dahil sa gusto kong makasawsaw, hindi dahil sa gusto kong makisali sa usapin, sa issue or bago. Bakit? Kasi isa ako sa number one fan ng Jamil. Si Jason at si Camille. Actually, nung time na nawala yung Jamich, siguro sa mga nakasubaybay sa kanila is kilala talaga ang Jamich. So pagkatapos mawala ng Jamich, is dun na talagang nakilala si Jamil, kung saan si J-Sam saka si Camille, hanggang sa talaga nagtrending sila sa Facebook, hanggang sa araw-araw ko na silang pinanunood. Yes po, isa ako sa mga number one fan ng mga mandirigma. So, hindi ko mapigilan yung sarili ko na mag-reaction video kasi hindi ko na-imagine o hindi ko naisip na gagawin ni J-Sam to. So okay, let me share your short story. Nung pagkagising ko, actually, kinagabihan ata pumutok yung issue na to eh. So, nung pagkagising ko tapos, meron akong friend sa Facebook na nag-share ng issue na talagang naglabasa na yung mga sinasabing babae ni J-Sam, mga nagsasabing may naging affair. So, nagulat ako. Totoo ba? Maniniwala ba ako? Baka naman prank lang. And then, suddenly, merong naglabas ng issue na it's a prank lang kasi di ba nga April ngayon. So, April full day, ganun? Or, I don't know. So, that time, sabi ko, baka prank lang. Baka kasi gusto lang nilang loko, I don't mean na lokohin yung tao, which is gusto lang nila na bumango ulit yung pangalan nila. Sorry for the word, pero yun yung naiisip ko. But nung napanood ko kay Rafi Tulfo, napunta na kay Rafi Tulfo yung issue, kasi sabi ko, ay totoo na. And then binalikan ko yung mga video ni J-Sam about loyalty. So siguro sa mga solid mandirigma dyan, alam natin yung sinasabi ko na J-Sam, pag sinabi natin J-Sam, loyal yan. Okay, so hindi ko na patatagalin yung video ko na to. So, let's have a reaction video. So, punta ako kay Sir Rafi Tulfo. Siguro ang i-reaction video ko is kasi meron ng part 1, saka merong part 2. So, si part 1, yung dalawang girls pa lang yung nagsalita. Pero parang gusto kong marinig yung sagot ni Maring Camille. Kasi interesado ako kung paano ba tanggapin ng isang babae, kagaya ko, yung ginawa sa kanya ng isang guy na halos kasama niya na sa buong buhay niya na napakatagal na nilang nagsama. So samahan niyo ako magkomento, manood, at pwede niyong i-share na rin sa comment sa baba kung ano yung gusto niyong kung anong gusto niyong sabihin, kung meron ba kayong mga negative comments, negative reaction. So sabayan niyo akong manood, sabayan niyo akong mag-isip kung tama ba to. Ma'am Camille, magandang hapon. Hello po. Okay, salamat naman po sa pagtanggap niyo ng tawag namin. Kung namonto niyo po kami, nagsalita po itong si Miss Dambi at si Miss Nika. Wala naman po silang sinabing masama against you. Naglabas na sila ng konting kinanakit, lalo na sa mga netizens dahil tinawag silang hindi maganda, ano po ang pangalan, nag-explain lang po sila. Ano pong reaction nyo? Unang-una pa lang, alam na nila yung tao na may kabahay na, di ba? Pero bakit nila ginagrab yung pagsisat ng boyfriend ko kahit na alam naman na may kabahay na? Kung matino kang babae, re-reply mo ba yan kahit anong sabihin sa'yo, di ba? Yun nga po ang si... Tama si Maring Camille doon. Unang-una pa lang, alam na ng mga babaeng ito na may boyfriend, boyfriend niya na si J-Sam or taken na si J-Sam, actually live-in na sila, so kulang na lang talaga is kasal sa sobrang haba na pinagsamahan nila. Saka social media influencer yung mga to eh. YouTuber sila, kaya hindi natin mapagkakailan at sasabihin na, ay hindi ko alam. Ay hindi ko alam na may jowa pala siya. And second is, mali si J-Sam sa part na, alam din naman niya.
alam din naman niya na may jowa na siya. Alam naman din niya na may girlfriend na siya. At alam din naman niya na kapag etong issue na to is pumutok, is talagang hindi lang sila yung, hindi lang relasyon yung masisira eh. Pati yung image nila as a YouTube influencer is masisira din. So sa part na to is may tama si Camille and meron ding mali si Camille. Dahil sa tama si Camille sa sinabi niya na bakit unang-una pa lang may girlfriend, may girlfriend si Jason pero pinatulan nila. Pero mali rin si Jason kasi alam niya na may boyfriend na na may girlfriend na siya pero nagparamdam pa rin siya sa mga babae na to kaya pinatulan niya pa rin yung mga babae na to. So dapat diba kapag may boyfriend ka na, may girlfriend ka na, is makontento ka na lang. Hindi naman pwede to na pag meron ka na, gusto mo pa na isa, gusto mo pa, ano yun? Diba? Okay, let's continue. Okay, humanities eh. Sobrang nonsense lahat ng sinabi nila at feel sa tuloy ko, alam niyo po yan. Tama nga naman po. Bakit nga sila pumatol the fact na alam nila na taken na itong si Sergey Zap? Sabi ko nga sa inyo, diba? So, dapat talaga kapag alam na nating taken yung guy and girl, hindi na natin dapat patuloy. Respeto na lang. Respeto sa kapartner nila at respeto sa sarili mo na hindi ka naman sardinas eh. Na kailangan mong ipagsiksikan yung sarili mo sa ibang tao. I mean, di ba yung sardinas kasi di ba nasa lata yun. Talagang siksik ng siksik yun. So, hindi ka sardinas. Master ka. Meron kang matinong pag-iisip, Sir Tulfo. Papatol ka ba? So, hindi naman. Correct. Tama. On the other hand, ma'am, para maging patos naman tayo rito, alam naman ni Sir Jaysa na nandiyan ka na, eh bakit mo siya kailangan pa maghanap ng iba? Tama, di ba sinabi ko sa inyo? Kung alam naman na ito, itong lalaking to, di ba? Alam naman niya na ilang taon na siya may jowa, alam naman niya na may kalibi na siya. Actually, sobrang successful na nila sa buhay nila. Kaya hindi ko alam kung paano niyang nagawa yon. Hindi ko alam kung ano yung pumasok sa isip at kukuti niya kung bakit niya nagawa pang mag-cheat. Hindi ko alam. Kasi kung talaga mahal mo yung tao, hindi ka maa-attempt. Hindi mo may isip pang mag-cheat sa partner mo. Kahit anong lapit ng palay, kung ayaw niyang tukay yung palay, hindi naman niya matutukay yung palay. Yun naman ang pagkakamali ng isa. Hindi ko rin. Yes po. Talagang pagkakamali ni Jason yun. So actually, may pagkakamali yung babae pero malaki rin naman yung pagkakamali ng lalaki. Kasi kahit anong lapit ng babae, kung talagang loyal at faithful yung lalaki, wala yan. Hindi niyo papatulan. Eh kaso, dumating sa punto na pinatulan ni Jason, so anong tawag sa kanya? Pinaintindihan ko ano pag-iisip din ang pumasok dito sa itong lalaki na to. Kayo po ay victim dito, ma'am. Kahit nasa angle tingnan, victim po kayo dito. Victim ng panluloko, auditorian, or kayo po'y nasaktan, both sides. At yan po ang dahilan kung bakit mga netizens ang simpatiya po sa inyo. Wala po akong pakialam sa simpatiya. Ang gusto ko yung totoo, Sir Tolpo, kasi ako as babae, kahit... So, pakiramdam ko sa sinasabi ni Camille is sobrang mahal na mahal niya si Jason. Na wala siyang pakialam sa image niya, basta ang pakialam lang niya sa ngayon is yung relationship nila. So, I feel so sad kay Camille dahil hindi niya deserve yung ganitong issue, hindi niya deserve na taken for granted siya, am I right? So, hindi niya deserve yung nararanasan niya ngayon. Kung may mag-chat mo sa akin na kahit sino man dyan or kahit anumang ipakita sa akin, pera, bahay, sasakyan, hindi ko papatulan, Sir Tulfo. Okay, and I respect that. Yes, I respect Camille for that. Sabi nga nila, money is the root of evilness. So, kapag nagkakapera, kasi di ba, pag sinabi yung pera, yung ibang tao nga, yan ang nakakapagpasaya sa tao. Yan yung mga bagay na parang pag may pera ka, meron kang pang libre sa iba, so lalapitan ka. Dapat, nilayo ni Jason yung sarili niya sa mga ganun. So, nasaktan po kayo, in other words, yung po'y satelan kung bakit kayo po'y naglantad at nagpo sa social media with public, tama po. At ang diferensya lang dito, ma'am, yung bang akala ng isa, tulad ni Nika, eh, mapag-usapan yung private. However, nagulat lang siya. Actually, hindi ko ma-imagine sa mga babae na to kung paano nila na-handle yung ganong relasyon na actually napapanood nila sa YouTube kasi sikat naman eh. Sikat talaga ang Jamil. Kung makikita nyo, napakaraming million-million subscribers niyan. So, iniisip ko, paano nila na-handle or naitatago yung ganong relationship sa alam nilang meron naman na talagang
jowa yung isang tao or alam nilang taken na. So, alam mo yun, yung behind sa back ni Camille is niloloko pala siya. Habang itong dalawa na to is pinanunood lang yung panlulokong ginagawa ng guy. Biglang lumabas ito sa public. So, ibig sabihin, hindi tumupad daw sa usapan si Jason na mag-usap na private. Siguro, sabi ko kanina, analysation ko, itong si Jason nagsisisi sa kanyang ginawa and then he wants to be honest and tell all na siya sa inyo. Nagsisisi daw. Nagsisisi, pero kung hindi to nahuli, kung hindi to... No, ayoko mag-rant, ayoko maging bashers, pero for my own thinking, hindi to magsisisi kung hindi to nahuli. Hindi to magso-sorry, hindi niya makikita yung ginawa niya kung hindi to nahuli. Kasi imagine kung hindi siya nahuli, kung hindi lumabas yung issue na to, magsisisi ba to? Aamin ba to? Magsasabi ba to ng sorry? Hindi, di ba? Kasi as long as kaya niya itago, itatago niya. Kasi ganun naman talaga. Kapag may tinatago ka, hanggang ila-ilaliman pa yan, huwag lang mabunyag, itatago. Pero sorry, wala talagang mabahong amoy na hindi umaalinasan. Nyo, nagpumpisan, kaya kailangan niya sabihin sa inyo yung lahat ng mga pangyari. Tama ba, ma'am? Ano ba yung nangyari? Sinabi na yung lahat sa akin, sir. Pero siyempre, ako as babae, na may kabahay niya, siyempre masasaktan ako kasi wala akong kaalam-alam. Pero okay na po kayo ni Sir Jason, Ma'am Camille, nag-usap na kayo, humingi na siya ng sorry at nakamupo na kayo. Siyempre, sir, hindi pa nakakamupon. Ma'am, kailangan niyo po mag-move on dahil kung hindi, may stress na po ang abuti niyo. Hindi naman ako, sir, na yung tao na parang lagi na lang isipin na ganito, ganyan. As long as sinabi sa akin ni Jason lahat at malinaw at walang pagsisinungaling, okay? Pero ako, yung time na as long as sinabi niya yung lahat-lahat, mag-iisip na ako eh. Mag-iisip na ako doon, gaya nung issue ni Jola eh. Once a cheater is always a cheater. So once na nag-cheat ka na, once na nag-cheat na yung partner mo, mag-isip ka na. It's not worth it na mag-stay ka pa. It's not about how long you have. Yung kung gaano kayo katagal, kung gaano yung binild up yung relationship. Kasi once a cheater is always a cheater. So hindi kasi madaling ibalik yung trust. Yung trust na nawala. Hindi madaling ibalik yung trust issue talaga. Kapag yun na yung naging issue nyo sa isang relasyon, napakahirap ibalik. Good. Yun nga po yung sinasabi kanina kay Nika. Kasi nga po, sabi niya, ulitin ko, she felt betrayed. Kala niya, private na lang yung relationship nila ni Jason. Usapan na lang. Eh, kaso, nagulat na lang siya at nakarating sa'yo. Sabi ko nga, naiinis ako. She felt betrayed. So, parang betrayal. So, parang nagagalit pa siya dun sa point na nalaman in public. So, kung hindi pala nalaman in public, so, pwede magtuloy-tuloy pa. So, kung hindi pala malaman in public, paano na lang si Maring kami? Paano na lang yung masasaktan yung isang tao? Tapos silang dalawa, alam nila na meron palang something na ginagawa sila behind Maring Camille's, di ba? So, hindi ako approve dun sa sinabi ng babae na nagkaroon ng betrayal sa part. Actually, umami na si Jason, siguro kasama yung sa pagsisisi niya para magbago na siya, kaya niya nasabi sa inyo. Hindi ko ba? Tama ba ako? Sana inisip muna niya bago niya gawin yun kung ano yung kalalabasan, di ba? Tumpak! Dapat inisip mo muna kung ano yung kalalabasan ng bawat galaw mo. Lalo na, kilalang kilala kayo eh. Kilala, hindi naman kayo yung simpleng tao lang eh. Kilalang tao kayo. Hindi lang sa labas ng bahay niyo, kundi sa social media. Kaya nga naging YouTube influencer kayo, di ba? So sabi nga, think before you click. So isipin mo muna kung tama ba yung gagawin mo kasi kaya nga tayo binigyan ng isip para mag-isip, di ba? Sana inisip muna niya. Babae siya, di ba? Tapos ngayon tumatakbo pa siya at parang kung ano-anong pageant dyan, sinatakbuhan niya na yung mga babae daw ay ganito, ganyan. Tapos na naman itong... Yun lang. Kasi yung girl is... tinignan ko siya, so parang kasali nga siya sa mga pageant na parang inaangat niya yung moral ng babae, yung mga kababaihan na dapat yung babae na respeto, dapat yung babae is ganito, ganyan. So yung pinapoint ni Maring Camille is isa ka dun sa nagsasabi na dapat respetuhin yung babae, isa ka sa nagpapaangat dun sa dignity ng babae, tapos malalaman natin bandang huli is ikaw pa pala yung walang ganun. Iba parang ang pangit. Ito pangit. Ako. Dabi? Oh, sir. Okay, meron kang gusto sabihin kay Ma'am Camille? Sari lang naman po, ganito kasi yan. Tapos sinabi ko na sa inyo kanina, kaya lang naman po nagkaroon. Nagkaroon po kami ni Jake. Kaya lang po nagkaroon siya ng chance siguro. Nagkaroon siguro mag-aaway tata na si Camille. Mag-chat kasi siya dun sa ex niya, na, which is boyfriend ko. Nagkaroon niya. Tapos ako na
So sinasabi ni Dambi, nag-chat daw si Maring Camille doon sa may boyfriend niya, which is ex ni Maring Camille. Tapos ang naging way niya, isasabihin niya kay Jason kung ano daw ba yung chinat ni Maring Camille. So bakit kailangan kumprontahin din sa may boyfriend ni Camille, di ba? Kung pwede naman yung direktahin yung si Camille, o kaya kausapin niya yung boyfriend niya, or wala siyang tiwala sa isa. Wala siyang tiwala sa boyfriend niya, kaya lumapit siya kay Jason para magtanong. So yun yung pagkakaintindi ko. Sir, ganito kasi yan. Noong mga panahon na last year, October or September, etong si Jason nakikipag-chat dyan sa Nika, which is tulog na ako. And nabuksan ko yung laptop namin na nakikipag-usap siya, na nasa tabi na ako, tapos siya nakikipag-chat. Anong mararamdaman siya? Siyempre, masasaktan ako kasi wala kang kaalam-alam sa yung taong minamahal mo, may ginagano na pala. Hanggang sa nag-buksan. Napakasakit yun. Yung masaya ka, tapos wala kang kaalam-alam yung taong minamahal mo, yung taong araw-araw mo kasama. Sa bahay, matulog, kumain, lahat-lahat. Iniluluko ko pala. Talagang, I really feel the pain na meron si Maring Camille. Na time na naka-live siya. Tungtok-tong, sinat ko rin yung ex ko kasi nasaktan ako eh. Sobrang wala akong magawa. Gusto kong magsalita, gusto kong maglabas, pero wala. Siguro naisip ko na lang isa't yung ex ko with this boyfriend naman ni Dante na may pamilya na sila. So, sa part naman na yon is parang, kung ako ah, hindi ko i-chat-chat yung ex ko para lang itanong kung ano ba yung meron between my boyfriend and girlfriend ng guy. Ako is, didiretso ako sa babae. Tatanungin ko kung ano yung conversation, tatanungin ko kung ano kung meron bang issue or meron bang nabibuild up. Kasi ex mo nga eh, di ba? Ex mo. So, hindi naman porque sinabing ex is, hindi mo na pwedeng kausapin. But, hindi naman ako dun sa guy nagkaroon ng issue or problema. So, dun sa girl. So, yung girl yung kukonfrontahin ko kung ano ba yun. Hindi ako pupunta dun sa ex. So, nagkaduktong-duktong, nagproblema dito sa bahay. Sobrang nagulo na. Away pati, alis, alis yan. Hanggang sa etong Nika, dumating sa buhay niya na paniwalang-paniwala naman sa mga pinagsasabi ni Jason. So, inaamin niyo po, ma'am, na... Dito ako natuwa. So sabi ni Maring Camille is parang paniwalang-paniwala si Nika or si Bambi sa sinasabi ni Jason. So parang pakiramdam ko alam niyang bolero yung jowa niya. Para bang namamanipulate ni Jason lahat ng mga babaeng nagiging ka-appear niya, ganun. Parang yun yung dating sa kanya Maring Camille na nagpapaloko ka naman. Naniniwala ka naman sa sinasabi ni Jason. Para bang ganun. Ibig sabihin, yes, napaniwala nila itong dalawa. At napula sila. Kaya sila napaniwala. Dahil kung hindi sila napula, hindi sila nagpapaniwala sa sinasabi ni Jason. Nanindigan sila na, oh, Jason, malis ka sa harap ko. Tama. Pero pagkakamali naman nila, ba't sila nagpabola, diba? Eh alam nga nilang in a relationship tong taong to, bakit sila nagpabola, bakit? Diba? Actually, may mali to, pero may mali din to eh. Kahit sa natin tignan parte, kahit sa side o dito sa side na to, may mali ito. Kasi, eto... Hindi kita gusto dahil... Nandiyan na si Camille. Problema naman sa kanila, hindi mo nila inalam yung totoo bago sila mag-travel sa mga babae nila. Sa totoo lang po, Ma'am Camille, biktima po kayo dito. May problema talaga din kung tutusin si Jaysa. Pasensya na, Mama. Sisisihin ko rin talaga dito si lalaki, si Jaysa. Itong dalawang babae, yes, may problema sila on the sir. Yes, totoo. May problema yung dalawang babae, pero may problema rin naman kasi si Jaysa. Alam mo yung naging problema kay Jaysa kasi hindi ka marunong makontento. That's it. Kasi kung marunong ka makontento, kahit anong away mo yan, away lang yan. Kayang, kung talaga mahal mo yung tao, away lang yan, malalagpasan mo yan. Isipin mo, yung away na yun is trials lang. Sinusubukan lang kung gaano kayo katatag, sinusubukan lang kung hanggang saan ba kayo. Pero ang ginawa mo, instead na ayusin mo, is doon ka pumunta sa ibang babae. Doon ka naghanap ng attention or doon ka naghanap ng oras na hindi maibigay sa'yo ni Maring Camille. Yung akala mo sa isang araw lang is... yung happiness na hinahanap mo is mapuprovide ng ibang tao, nagkakamali ka. So, ano nangyari ngayon, di ba? Ano nangyari? Hindi nagkagulo-gulo, naglabasan lahat ng bao mo. Surface, pero if you go deep, may problema rin ito talagang kung tutusin si Jaysa. Ba't pa siya naghanap? Eh, nandiyan ka naman na. So, lahat ng... Tama. Bakit ka kailangan maghanap kung may girlfriend ka na? Di ba? Bakit kailangan mong maghanap kung mahal mo talaga yung isang tao? O baka naman kailangan mo lang. Kasi iba yun eh. Nagmamahal ka at yung kailangan mo lang. Mahal mo dahil mahal ka o mahal mo dahil kailangan mo. So, alin ka sa dalawa? Palay na may kita niya dyan pag naglalakad siya sa
kanjit, tutukay niya, tutukayin. Palibasa niya sa tabi niya. Eh, nandiyan na kayo po, ma'am. Kayo ang pinto na palay. 24 karas yes, pa tama. Na palay. Oo. Nandiyan sa tabi niya, palagi. Eh, tama, tama. Kasi alam mo yung tibo mo, bakit ka nga maghahanap na iba? Eh, may jowa na katabi mo na halos araw-araw mong kasama. Araw-araw mong kasama, bumuo ng pangarap mo. Yung andun ka palang sa baba, kasama mo na siya. Alam mo yung kasabihan nila na andun ka na sa kama, lumipat ka sa banig. Alam mo yun? Eh, nalang tukain niya ng tukain kung gusto niya. Bakit kailangan pa yung mga pare na sa kalye na nakikita niya tuwing may makita siya? Tukain niya, di ba? Am I right? In saying this, nakukuha niyo po yung logic po, madam? Yes po. So, may problema pa rin talaga dito si Jason kasi ang dami na pumamain, buti sana po isa lang. Ayan, dalawa. Hindi pa natin alam, baka meron pa iba dyan on the side. Actually, yung nakita ko, hindi lang dalawa. Pakaramdam ko more than pa dyan yung... Hindi, pakaramdam ko hindi lang dalawa yung mga lumabas sa social media. Hindi lang silang dalawa. Diba? Si Jason daw pagsalitain, eh si Jason ay magsalita. Nandiyan ko ba si Jason? Pwede niya rin siya kausapin ko. Nandiyan po sa tabi niyo? Okay, sige. Hello po, magandang hapon po. Magandang hapon po si Jason. So Jason, meron pong dalawang girl sa open linya. Meron po kayong mensahe po para kay Tampi at saka kay... Atensyon, nagawin yung mga sinasabi nila doon. So, huwag po kayong problema doon. Ngayon, since ito po, nailabas niya sa manyo ng loob, nakapagsalita na po din yung si Camille at saka si Jason. So, siguro po, it's about time na mapumubo na kayo pareho. Ha? Okay? Ako po, sir, sir po, pinasabihin po. Sige po, sir, okay. Jason, kuhin po. Sa akin naman po, yung salitang sorry, isang salita lang naman po yan eh. Pero, hindi ko po narinig sa dalawang nagsalita po. Huwag na po nila sana isipin yung pagmamalinis yung imahe po nila. Kasi ako po, hindi ko na po inisip yan. Ang mahalaga lang po sana eh, cheat na yung lalaki, medyo hintuan na.
mamandi ka kasi sa may jowa. Si Shari, gumaganong-ganong si Shari. Wala nang pasikot-sikot. Diretso, hanto talaga ang salita niya, Miss Tony. Maraming natuwa sa mga 90 cento sa mga sinabi niyo. Salamat po, Miss Tony. Pwede po ba akong mabigay ng mensahe? Sige po, Sir Jason. Sige po, kwento po. Sa mga kalalaki ang nanonood po dyan, humihingi ako ng patensya dahil alam po nadadami kayo, nakakwentos kayo ng mga girlfriend nyo dahil sa issue namin na napaghihinalaan din kayo. Gusto kong bigay ng mensahe na dahil nasubukan ko magloko, sinasabi ko po sa inyo na walang ibang magiging kapalit tong panluloko nyo sa taong nagmamahal sa inyo kundi kamalasan, konsensya gabi-gabi. Kaya sinasabi ko sa inyo, huwag sinasabi. Hindi ko alam kung sincere siya sa sinasabi niya. Hindi ko alam. Place, kung mahal mo, di masamang magkamali. Pero ang masama, tumikim ka ng iba. Tumikim ka na naman. Tumikim ka ulit. Unlimited tikim, mga kaigan. Para ka, para ka na sa mga inasan, no? Unli rice, mga kaigan. Sa'yo naman, unli chicks. Diyos mo yung marimar na yan. Lolokohin ko si Marie Camille. Ay, wag na lang, diba? Diyos mo yung, bakit ko lolokohin kung mahal na mahal ko? Pag yung panahon na niloko mo ako, papanoorin ko yung vlog na. Sasampal mo sa akin yung ano, ano yung pinang panood mo na YouTube, putang ina mo. Pagka ako naman yung nagloko, ikaw na may manood ng vlog na to. Ako iiyak yun, no? Sabihin ko na, mahal na mahal ko si Jason. Oh, mahal na mahal ko si Camille. Oh. Panoorin mo to pag niloko mo. Oo, oh, kasi meron din mga kaigan, hindi natin maiiwasan yung mga tukso nagdadatingan, mga kaigan. Kasi, papatukso ka! Hindi naman, i-explain ko sa